Kailan ba ako unang nakatikim ng tao? Hinahanap-hanap ko ito. Sa tuwing nagpipigil ako na muling tumikim. Hindi ko alam. Pero talagang natatakam ako. Lalo pat pag naaamoy ko ang kanilang mga laman sa paligid. At ang pinakamas nakakataka ay ang laman sa tiyan ng isang buntis. Taong 1961. Magandang gabi po. Lolita ang aking pangalan. Ako'y 17 taong gulang sa mga panahon na ito. Ako'y pinanganak sa bayan ng Antique sa taong 1944. Ako ay pinanganak na hindi normal na bata sapagkat nanggaling ako sa isang lahi ng mga aswang. Lumaki akong nakatatak sa aking isip na isa akong binukot ng mga aswang sapagkat ang aking ama ang supremo ng mga aswang na nagmula pa sa salinlahi ng mga bantog na aswang sa Antique. Ngunit hangarin kong ako'y makapamuhay ng normal, katulad ng ibang mga bata. Kaya nang magdalaga ako, ay nag-aral ako sa Iloilo City bilang isang normal na estudyante. Masaya ang naging karanasan ko sa piling ng mga kaklasikong normal na tao. Hindi ko naramdaman na ako'y iba sa kanila. Nagkaroon ako ng mga kaibigan at matalik na kaibigan. Lagi kami magkakasama sa mga galaan at paggawa ng aming mga proyekto. Lalo pa kami naging malapit ng mga kaibigan ko dahil nakatira kami sa iisang kwarto sa inuupahan naming dormitoryo. Apat silang mga kaibigan ko. Si Alex, Marie at Sheena. Kasama ang matalikong kaibigan na si Eva. Madalas kaming magkwentuhan patungkol sa aming mga sikreto. Ngunit sa aming lahat, ang sikreto ko lang ang puno ng kasinungalingan. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ang totoo kong lihim dahil natatakot ako sa dalawang bagay. Ang layuan at katakutan nila ako. Maraming mga gumugulo sa aking utak. Katulad na lamang ng hindi ko naging tapat na kaibigan sa kanila. Halos araw-araw akong inuusig ng aking konsensya. Ngunit mas pipiliin ko na lamang maging huwad. Huwag lamang nila akong kamuhian at layuan. Dahil mahalaga sila sa akin. At sila ang dahilan bakit masaya ako. Naging masaya pa ang mga sumunod na taong ko. Ngunit nitong taon, ng 1961, ay sinubok ang aking katauhan. Alas 3 ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang aking mga kaibigan, tila ba may sumisitsit sa labas ng aming bintana kung saan ako nakapwesto. Tila ba naalimpungatan ako at napabangon bigla. Dahil habang tumatagal, ay lalong lumalakas ang sitsit ng kung sino man ang nasa labas ng aking bintana. Hinawi ko ang kurtinang nagsisilbing panakip sa bintana. Binuksan ko ang bintana bahagya at hinanap sa paligid ang sumisitsit. Palingalinga ang aking paningin para makita kung nasaan ang gagaling ang tunog. At sa puno ng malaking mangga na nasa harapan ko mismo ng aming bintana, ay may nakasabit na isang nilalang. Na sa una ay hindi ko mawari kung panig, tao o malaking ibon. Inaninaw ko ng husto at nanlaki ang aking mata na mapagtanto ko kung sino ang nasa labas ng bintana. Siya ang aking ina. Nakangiti siya at nakatingin sa akin at kinakawayan niya ako. Naghalo ang aking kaba at tuwa. Kaba dahil baka makita ako ng mga kasama ko. At tuwa dahil nakita ko ang aking ina na ilang buwan ko nang hindi nakikita. Tahimik akong kumakaway nang biglang may sumigaw sa likod ko. Nakita ko pa nagulat ang aking ina sa anyong aswang. Paglingon ko sa likod ko, si Alex.
Mabilis na bumangon ang iba pa namin kasama sa silid. At agad nilapitan na namumutlang si Alex. Sabi niya sa mga kasama ko na nakakita siya ng nakakatakot na nilalang sa puno ng mangga. Agad naman nagsisilip sila Maria at Sheena. Samantalang si Eva ay nakatayo lang habang pinagmamasdan ang takot na si Alex. Sabi ng dalawa ay wala silang nakikita. At sabi ni Eva na baka namalikmata lamang si Alex, sabay tingin sa akin. Tinanong niya ako kung nakita ko daw ba ang nakita ni Alex. Napailing ako at sinabing may nakita ako. Pero ang tingin ko ay isa lamang yung hayop o paniki. Ngunit pinipilit ni Alex na hindi yun basta hayop o paniki. Dahil napakalaki nito. Napatingin sa akin si Eva. Dalaan naniningkit nitong mga titig. Hindi lamang ako umiimik at bumalik na ako sa pagkakahiga. Habang ang aking mga kasama ay pilit na kinakalma si Alex, na sa mga oras na yon ay takot na takot pa rin. Lumipas pa ang mga taon na nagkanya-kanya kami ng mga landas na tinatahak na magkakaibigan. Nagkanya-kanya kami. Hindi nila nalaman ang aking lihim na kaitagal ko nang inilihim sa kanila. Ngunit, wala talagang lihim na hindi nabubunyag. At nangyari ito nang makilala ko si Ramil. Kasama ko siya sa pinapasukan kong factory. Ako ang namamahala sa factory na yon. At si Ramil ay isang bisor na siyang namamahala sa mga tao. Madalas nila kaming tuksohin on. Ngunit binabaliwala ko lamang ang lahat. Ayoko kasi na magkaroon ng ugnayan sa tagalabas. Lalo pat hindi normal ang aking pagkatao. Ako ay anak ng aswang. Ngunit makulit si Ramil. At dumating sa puntong pinagbigyan ko na siya. Sinagot ko ang kanyang panliligaw. At masasabi kong masaya kami sa mga unang buwan ng aming relasyon. Masasabi kong mabait siya at mapagmahal. Lumipas pa ang mga buwan sa amin dalawa. Hanggang sa napapansin ko na may kakaiba sa kanya. Hindi na kami halos nagkikita na para bang iniiwasan niya ako. Matapos kong ibigay sa kanya ang lahat sa akin, ay parang naglaho na lamang ito na parang bula. Mahal ko siya. At hindi ko kakayanin na mawala siya. Hanggang sa nabalitaan ko na may iba siyang kinahuhumalingan. Bagay na nagpalugmok sa akin. Dahilan para mapabayaan ko ang aking trabaho. Tinanggal ako sa pinapasukan ko dahil umano sa hindi ko nagagawa ang aking tungkulin. Naglalakad ako pauwi na puno ng galit ang aking puso. Habang tinataha ko ang kaling masukal at tahimik, ay may nagsalita sa akin likod na bawiin ko umano kung ano ang nawala sa akin. Nagulat ako ng paglingon ko. Si Eva, ang aking matalik na kaibigan na kaitagal ko nang di nakita simula nung kami ay nagkanya-kanya ng landas. Nagulat ako sa kanyang anyo dahil nakaitim ito halos. Tinanong ko siya kung paano niya ako natuntun. Ang tanging sagot niya lang ay amoy ng aming lahi ang dahilan. Hindi ko siya maintindihan, ngunit nang ipinakita niya ang kanyang pangil, ay halos nagulantang ako sa takot. Si Eva pala ay isang aswang na mandurugo katulad ko. Ang wika pa niya ay tinanggap niya ang bato ng kanyang lolo. Umuwi ako sa aming probinsya dahil wika ng aking ina ay mahina na ang aking lolo at ako'y kanyang hinahanap. Nang marating ko ang aming bayan, ay wala itong pinagbago. Tahimik pa rin ito at matiwasay na para bang mga normal silang mga tao. Halos magulantang ako nang aking malaman na nais na ipamana ni Lolo ang kanyang bertud bilang isang mandurugo. Ayoko sana itong tanggapin. Ngunit naalala ko ang wika ni Eva na kung hindi mapapasa akin si Ramil ng buo,
kunin ko lang ang kanyang puso't lamang loob para kami maging isa. Bilang tao, ay nakakadiri yung pakinggan. Pero siguro kapag mandurugo ka na, ay baka magbago pa ang lahat. Kahit ayoko, tinanggap ko ang bertud ni Lolo. At nang naisali na ito sa akin, sumakit ang buong katawan ko. Tila nababanat ang aking mga buto't balat. Nagbago ang aking anyo. Dahilan para umalulong ang aking mga kanayon. Bigla ako naging uhaw sa dugo at laman na hindi ko maunawaan. Hanggang sa naalala ko si Ramil. Mabilis pa sa alas 4, nagtungo ako sa syudad kung saan nagtatrabaho si Ramil. Nakita ko siya naglalakad kasama ang kanyang bagong mahal. Tumalon ako ng walang pag-aalinlangan. Sa takot, tumakbo ang babae ngunit naharangan ni Eva. Ang wika niya ay paubaya ko na lamang ang babaeng nang agaw sa taong mahal niya. Naging kalaguyo din pala yon ng dati niyang kasintahan. Tinanong ako ni Ramil kung sino ako at siya'y nagmamakaawa. Ngunit wala akong awang natitira dahil lang nasa isip ko, kami ay mag-isa. Sinakmal ko siya at agad nilantakan sa leeg. Naririnig ko pa ang sigaw niyang namimilipit sa sakit. Nangingisay pa siya at sumisirit ang dugo. Agad kong dinukot ang kanyang puso at nilantakan. Matapos kong gawin yon, ay hinawakan ko ang aking tiyan at sinabing, kami mag-asawa na at magsasama ng habang buhay. Naging balang syudad sa karumal-dumal na pangyayari. Ako at si Eva ay nagbalik na sa aming bayan para makaiwas sa gulo. Dito na kami namuhay at siya ay nakapag-asawa na ng aming kauri. Samantalang ako, hindi na nag-asawa dahil para sa akin, si Ramil na nasa loob ng katawan ko ay sapat na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and welcome po sa mga new subscriber po natin. Maraming salamat po sa ating mahusay na writer na si Lyra Luna. Pasensya na po kayo, medyo ngayon lang po tayo nakapag-upload. Medyo naging busy po tayo. Hayaan nyo po, babawi po tayo. Maraming salamat din po sa ating masisipag na moderator ng Don Alejandro Stories, sina Swiss Nigger, Ajeline Redondo, Ginaline Magdalena, Maria Solo, sa mga solid team abangers natin, Cindy Sembrano, Ashita Ru, Christina Chinales, Etela Garcia, Papi Desh, KB Joe, and Trisha Cecil, Baby Jean, Maria Maria. Maraming salamat din po kala Maverick Moreno Sente, Mitches Green, Tendi, Ray Pulos, Ruel Lisin, Ishdane Antonio, Danny Jean, Antarap, Wilmer Obligado, Athena, Rosette Ersando, Losa Peña, Fernando, Imogen, Adriel, April Divine Baroca, Mary Chris Cerdan, RG Valenzuela, Matt Gallardo, Franchoy Liencio, Villanueva Venus, Chris Cerveza, Asuncion Nadine, Wilma Villacarlos, Jane Revillar, Annalisa Gipit, kay Ma'am Yolanda Guintivano. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Bawi po tayo. Thank you po. Kita-kits po tayo sa next story po natin. Thank you po at ingat po tayo palagi. Salamat!